Welcome to Malaysia! Hi guys! Welcome back to another vlog. So sa vlog na to, pupunta tayo ng Kuala Lumpur, Malaysia! I'm super excited guys sa trip na to dahil first time kong pupunta sa country na ito. And ito na yata ang pinakamaikling out of the country trip ko guys so far. Kasi sa mga naging biyahe natin, lagi tayo nalagpas ng 4 days, 5 days, ganyan. So we'll be exploring Malaysia for 3 days only. O diba? Napakaikli. Ito ka advantage lang guys nung long weekend. Kasi may holiday tayo sa Monday, diba? So we'll be in Malaysia for Saturday, Sunday, and Monday. And Monday tayo ng gabi uuwi. So, by the way, Friday night ngayon. And super naghabol talaga ako dito sa check-in, sa immigration, hanggang pagpasok. Pakita ko muna sa inyo ang mga pangyayari kanina at para makita nyo kung gaano ako naghabol ng flight na ito. Hi guys! Oh my God! Naghabol ako ngayon ng flight. It's 6:45 now and 7:05 magkoklose yung check-in counter. So, tara na! Oh my God! I'm so pressured. Let's go, let's go! Pasok na ako sa first security check. Punta na tayo sa ating check-in counter, guys. Oh my God. Kinakabahan ako kung aabot ako. Sana umabot. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, sir. Filipino citizen ko, sir. Yes! Double check lang na. Thank you! Okay, guys. So it seems aabot ako. Oh my God! It's currently, tignan niyo yung oras, 6:50 guys. And 7:05 magko-close yung check-in counter. Grabe guys, super last minute. Mamaya na tayo mag-story time. At ako ay naghahabol pa nung check-in. Sir, nagbayad po ako ng travel tax online. Ito sir, sa Tieza. Thank you. Yes, back cert. Alright, umabot tayo guys. Nakuha ko na yung aking boarding pass. And magpi-fill up na tayo ng departure card para pasok na tayo sa immigration. Let's go! So nandito na tayo guys sa may entrance ng immigration. Magpi-fill up na tayo ng departure card. I'm so happy umabot ako. So dala na tayo guys mag-fill up ng departure card. Now, let's go to the immigration. Ano oras na? 7 o'clock. Ang flight ko guys ay 8:05 PM. Super last minute, no? Pero, ay, thank God, umabot ako kahit na super kabado ako papunta dito sa airport. So, tara, immigration na muna tayo. Alright, so nakalusot na ako sa immigration, guys. Whew, grabe. Alam nyo ba, 7:21 na. And ang nakasulat na boarding time doon sa aking boarding pass is 7:20. So, late na ako. Sige, bilisan natin maglakad. Nagulat ako, pinapatanggal na pala yung shoes doon sa ano, paglagpas mo ng immigration, yung final security check. Buti na lang, slip on yung suot kong shoes. Madali siyang suotin at hubarin. O, diba, kahit late na tayo, nakuha pa natin bumili ng kape sa Boss Coffee. Kasi coffee is life, guys. So, mabilis na mabilis lang naman. And after naman ito, tatakbo na ako. Gate 101, ako sa dulo pa yata. Like, ngayon pa ako na-assign sa gate 101. Ako kailan nagpamadali. Okay, let's go. Kaya yan. Ang problem ko guys, wala akong kinuhang meal sa airplane kasi nga akala ko mahaba pa yung oras ko dito sa loob. Sabi ko, kain muna ako ng Kenny Rogers, magkakape ako. Kaso, yun nga, wala na tayong time. Hindi man ako nakakain, magkakape na lang tayo. Grabe, doon pa yata sa pinakadulo yung gate 101. Let's go, let's go! Okay, so I'm here at gate 101 guys. Ay, I made it! Hindi pa nagpapaboard, so I think makakabili pa tayo ng food. So ayan, nakita nyo guys kung gaano ka-rush, diba? Grabe yung kaba ko nun sa taxi talaga. Naakala ko hindi ako aabot. Nagpadaan na ako sa Skyway. However, nung pagdating nung bandang Makati, Buendia, doon na bumagal yung takbo. And nag-bumper to bumper na hanggang dito na sa Naiya exit. Tapos, 8:05 kasi yung flight ko guys. And ang check-in counter ng Cebu Pacific, close siya 1 hour before the flight. So magko-close ang check-in counter 7:05. Guys, 6:40 nasa daan pa ako. Nakababa ako dito ng Naiya at around 6:45. Madaling-madali talaga ako. Pasok
agad ako. Buti na lang guys, nag-online na ako ng travel tax, no? Kasi kapag nag-book kayo ng ticket, may option kayo if gusto nyong magbayad na ng travel tax kasabay nung babayaran nyong ticket, pero pwede namang hindi. Yung mga previous trips natin sa Singapore, sa Thailand, nakita nyo guys, pumunta talaga ako doon sa travel tax counter para magbayad kasi 1,620 lang. Pero ngayon, naisip ko kasi super nagmamadali na ako, kaya nag-online ako. Kung gusto nyong mag-online din, ilalagay ko yung link nung Kieza sa description box below. Pwede kayo magbayad doon through credit card, debit card, and PayMaya yata, and GCash. Ganun na lang gawin nyo kung nagmamadali kayo kasi pwede nyo namang ipakita yun dito sa check-in counter. Nakarating yata akong check-in counter mga 6:50 eh. So, 15 minutes before the check-in counter closes. So, yes, umabot ako. Nagdadasal talaga ako. So, thank you Lord that umabot ako sa flight na to. Alam nyo ba guys, nung nasa taxi ako, naghahanap na ako ng next flight. Grabe, ganun na talaga kasi parang nawawala na ako ng pag-asa kasi bumper to bumper na. So, ang nakita kong susunod na flight dito ay AirAsia at 11:20 PM. Pero guys, alam nyo kung magkano? 13,000 pesos lang naman. And ang susunod na flight ng AirAsia ay alas 6 ng umaga bukas, 6,000. So, dalawa yung option ko. Sabi ko, magbabayad ba ako para eto na eh, nandito na tayo. Or, maghihintay ako ng more than 10 hours ba dito sa airport. Pero mas mababa yung babayaran ko ng 6,000. Sabi ko, sige na, bayaran na natin yung 13,000 kung di ako umabot. Kasi nga, naisip ko, bayad na yung hotel ko for tonight. So, masasayang yun. And yeah, thank God. At umabot talaga ako. I'm so happy guys. First time ko tong na-rush talaga, no? Kasi umalis ako ng bahay at exactly 5:30 PM. And ang ina-expect ko, makakarating ako dito ng around 6:30. Kasi nga, yung last time na nag-skyway ako nung papunta tayong Boracay, nasa 45 to 50 minutes lang ang biyahe. Ngayon guys, inabot ako ng almost 1.5 hour. Skyway na yun, ha? But yeah, okay naman. Worth it naman lahat ng kaba dahil umabot ako sa flight. As for the requirements, guys, as of today, August 26, wala nang any requirements si Malaysia guys for Filipino tourists na gustong pumunta doon. Book and fly na lang talaga. Parang pre-pandemic time na magbubuka ng ticket and dilipad ka. Diba? Sobrang dali na lang. Hindi na kailangan ng travel insurance guys. Hindi na kailangan mag-register sa MICE. Nakalimutan ko yung pangalan nung parang trace app nila. Pero dati kasi kailangan mo pa mag-register dun eh. Pero ngayon, wala na guys. So syempre nag-research ako guys para naman tama yung ma-share ko sa inyo. Diba? So ang sabi dito sa www.kln.gov.my. So, para siyang website ng Consulate General of Malaysia. From August 1, 2022, Malaysians and non-Malaysians, regardless of vaccination status, entering Malaysia are no longer required to present the traveler's card in the My Seja Hetra app, undergo pre-departure and on-arrival COVID-19 tests, as well as quarantine upon arrival in Malaysia. So, guys, regardless of vaccination status pala, wala nang any requirement na nire-require si Malaysia. So akin, syempre, dito sa check-in counter sa Cebu Pacific, hinanap pa rin yung vaccination card ko. So ang pinakita ko lang doon is yung passport, tapos vaccination card, and then yung online OR ko doon sa Tieza sa pagbabayad ko ng travel tax. So yun lang, binigay na agad sa akin yung aking boarding pass. So yun lang guys ha, alam nyo na kung gusto nyong pumunta ng Malaysia and spend a long weekend doon like me, wala na kayong kailangan gawing requirements. Pero syempre, maganda pa rin na boosted kayo or fully vaccinated kayo para may extra protection and kuha rin kayo ng travel insurance. So, gagawa tayo ng vlog noon kung paano kumuha ng travel insurance. Pero ako, ang always kong kinukuha is yung travel insurance from SafetyWing. So, yun yung ginamit ko sa Thailand, guys. Ilalagay natin yung link ng SafetyWing sa description box below kung gusto niya rin kumuha. So, yung insurance na yun is nasa around 400 pesos lang for 5 days na. Naghihintay na lang ako ng boarding and kakainin ko na yung Siopaw and Siomai ko. And yung mocha frap from Boss Coffee. Kasi nasarapan ako dyan nung nag-Boss Coffee kami ni Cass Vanessa nung last vlog natin sa SM North EDSA, diba? So yun, kain muna tayo at I'm hungry now.
So by the way guys, sa mga bago sa channel na to, dito sa vlog na to, I'm gonna show you what it is like to travel from the Philippines going to Kuala Lumpur, Malaysia. So pinakita ko na sa inyo yung mga pinagdaanan natin kanina dito sa Naiya, di ba? So mamaya, papakita ko naman sa inyo yung mga pagdadaanan natin, paglapag natin ng Malaysia, anong sasakyan natin, anong mga kailangan natin i-present, ano yung mga kailangan natin bilhin bago tayo lumabas ng airport, and kung saan tayo sasakay papunta sa ating hotel. Kung nagpaplano rin kayo guys na pumunta ng Singapore or Thailand, meron na tayong vlog na ginawa no, nakatulad nito. Sa Singapore, pumunta kami ni Papa last May, and nag-Thailand din ako last June. And kung gusto nyo makakuha ng mga tips about sa pag-travel doon sa mga countries na yon, meron akong series of vlogs noon sa YouTube account ko. So punta lang kayo sa YouTube channel ko guys, and hanapin nyo lang yung mga playlist na yon. So sa vlog na to, i-visit natin ang ilan sa mga sikat na tourist destinations sa Malaysia. And syempre, excited ako sa food trip natin no, and matikman naman natin kung ano ang mga food na i-offer ng Malaysia. Malaysia is katabi lang ng Singapore, no? So, if you want to go to Singapore and Malaysia, pwede nyo namang gawin. For example, meron kayong 7-day trip, pwede nyo i-spend yung 4 days nyo sa Singapore and 3 days sa Malaysia. So, kung gusto nyong follow yung itinerary ko, guys, meron akong 4-day itinerary sa Singapore. And itong gagawin nating vlog is a 3-day itinerary naman sa Kuala Lumpur, Malaysia. So, abangan nyo ang mga susunod na vlogs and adventures natin, guys, sa Kuala Lumpur. Yehey! It's currently 8:02 in the evening and nagpapaboard na sila. Buti naman. 8:05 kasi yung flight eh. So parang na-delay lang sila ng ilang minutes. Ang saya guys. May nakita akong mga viewers dito. Ayan, papunta sila ng Singapore. Nagpa-picture sila pero sabi ko mag-hi sila sa vlog kaso nahiya sila. Isang family sila. Sabi niya na panood daw niya yung vlog natin kaya sila naman ngayon. Alright, so time to board the plane guys. Konti na lang yung nakapila. Ayan, ano alas na? 8:15. Let's go and board the plane. Alright, let's go guys. Ayan yung plane. Wala ng tao. Ako na lang yata ang huli. Let's go. Come on, come on. Ah, meron pa. Ayun o. Oh. Okay, nasa plane na ako guys. Nasira yung aking tripod. Umaangat na siya. Kaya natin kung makabili tayo ng ibang tripod doon sa Malaysia. Come on, window seat! Usually do a lot of activities when I travel, kaya I always make sure to take BWC Zinc Protect every day to have an adequate nutrition and immune defense in my daily travel life. It's a non-acidic vitamin C with zinc and can be taken any time of the day. So it's time to take our vitamins for the day dahil importante na protektado tayo at healthy tayo during our travels. So available ito guys sa lahat ng WebLife Direct Sales stores nationwide, and if you become a dealer, pwede kayong makakuha ng up to 25% discount on all products. Thank you so much WebLife Direct Sales, and again, hashtag travel and stay healthy! Kuala Lumpur International Airport in Kuala Lumpur, Malaysia. The local time now is 11:55 in the evening. There's no time difference. Guys, buti pa si Globe. May pa-text. Welcome to Malaysia. Ayan na yung plane na sinakyan natin guys. Ganda ng kulay nila. Purple oh. BTS. Char. Okay. Ayan. May mga signage naman guys. And meron ding English. Yun. Let's go. So, akit naman tayo dun guys. Pag ganito, susundan mo lang yung mga kalipad mo, no? Ayan oh. Arrival hall. Balay Ketibaan. Walang taas ng escalator, guys. Grabe. Welcome to Malaysia. So, I'm officially in Kuala Lumpur. Lakad tayo, guys, going to the arrival hall dahil kukunin natin yung malaki nating maleta na kulay blue. Medyo mainit, ha?
Or baka dahil sa suot ko. Alam nyo guys, hindi ko pala nakwento sa inyo kanina. Yung sa immigration. Baka you are wondering, no, kung ano yung mga tinanong sa akin sa immigration. Actually, wala. As in zero, guys. Walang tinanong sa akin ng immigration officer. Pagkaabot ko ng passport, in-scan lang, tapos pinicturan. Tapos ayun na, tapos na. Sige, eh. Yeah. I watch your vlog. Uy, thank you. Mag-hi ka sa vlog. What's your name? I'm Lara. Lara. Hi, Lara. Seriously, yung mga Bora vlogs mo. Yeah. Uy, thank you. Chinan kita kung saan kami kakain. Ah, talaga? Oo, yun yung birthday nung anak ko. Uy, nakakatuwa naman. Oh my gosh, you stay sa Malaysia, dude. Sa Chinatown. Ikaw na mag-isa. Yeah. Nice to meet you. Hi, guys. Hi, teacher. Tayo waiting. Guys, medyo malayo rin yung arrival hall nila dito, ha? Naalala ko nung nag-Bangkok tayo, guys. Ang haba nung nilakad natin pupunta sa arrival hall. Parang malapit na ako. Kasi I remember sa Singapore, hindi masyado eh. Pagbaba namin ng airplane nun, ano na eh. Arrival hall na. I guess, ayun na. Wait lang, bakit ako sa inyo? Ayan, no. Arrival hall. Guys, so it's super nice. It says, welcomes you home, VGI Airports. Okay, immigration na yata dito, guys. Alright, so I'm done with the immigration, guys. Ang tinanong lang sa akin ay, how many days daw ako magsistay dito? Oh my God, nakita ko na yung maleta ko andun. Yun lang ang kagandahan, guys, kapag yung maleta mo is striking yung color. Napakabilis tignan dito sa carousel. Ito yung itsura nung paglabas ng immigration, guys. Yun yung mga carousel. Although sinabi sa eroplano, carousel 10, kukunin, pero nasa carousel 7 ako. So nakuha ko na yung bagahe ko, guys. And yung dala-dala kong gerbo na kulay blue, pinasok ko na dito. Para isang bitbita na lang ako itong maleta tsaka itong anello bag. Ang napansin ko dito, guys, medyo mainit. Maybe dahil sa suot ko din. Ngayon, nalabas na tayo. Magsi-CR muna ako, guys. And dalawang agenda natin for today. Number one, mag-withdraw tayo dahil wala akong dalang cash. Number two, bibili tayo ng SIM card. Let's go. Siyempre, sunod lang tayo sa signage ay nakalagay Laluan Keluar or Way Out. Sana may CR dyan paglabas natin dahil super naihi na talaga ako, guys. Okay, guys, so nandito na tayo sa first agenda natin. Mag-withdraw tayo ng pera sa kanilang ATM machine. Pero guys, paalala lang, kung bago kayong traveler and first time nyo magta-travel out of the country, hindi ko talaga nire-recommend na mag-withdraw kayo ng pera, guys, doon sa country na pupuntahan nyo. I-recommend ko pa din na mag-withdraw kayo ng pera sa Pilipinas tapos papalik nyo dito. Or kung gusto nyo naman talaga mag-withdraw dito, pwede naman, basta magdala kayo ng backup nyo na cash kasi baka mamaya hindi gumana yung card nyo and ayun, magka-problema pa kayo dito, diba? So, yun ang aking travel tip para sa pag-withdraw ng pera. So, withdraw muna ako dito, guys. So, nakapag-withdraw na tayo ng pera, guys. Ang winidraw ko ay 1,600 Malaysian ringgit. So, ang palitan ngayon is 1 ringgit is 2, around 13 pesos, guys. E, pera na tayo. Let's go. Punta na tayo sa ating next agenda, which is ang pagbili ng SIM card. So, nagtanong ako, guys, kung saan tayo bibili ng SIM card. Dito daw, sa Hotlink. Kaso, may halang yung Hotlink, eh. So, hindi ko alam kung sarado na ba sila or what. Tanong natin. So, I guess, diretso tayo, guys. Kasi sarado yung Hotlink. OMG! Dito yung pa. Bus, taxi, tour van, car rental, shuttle bus. So, ayan. Level 1 siya. Car park naman ay level 2. So, sundan lang natin to, guys. Laki pala ng ano dito, oh. Saan yung makakabiling SIM card? Parang food court na yung nandoon, eh. So, hindi ko alam kung saan ako pumupunta, guys. Isa pala siyang shopping mall. Ayan, oh. Gateway KLIA2, the shopping mall with airport. So, where to go? Actually, hinahanap ko yung bilihan ng SIM card, eh. Tsaka CR. Guys, so, nakakatuwa yung door nila. Tignan nyo. Pinto. O, diba? Parang sa atin lang. Try natin dito sa... Ayun, may Family Mart. Pero try natin dito sa KK. Mukhang, ano ba tong KK? 7-Eleven ba to? Let's try. Sige. In fairness, paglabas mo ng airport, para ka talaga nasa mall, guys. Oh,
Try natin dito sa Family Mart kung meron silang SIM card. Grabe, naikot ko na guys. Wala. Sa Family Mart, wala din eh. Ang nakita ko sa Family Mart, yung onigiri. Nako. Favorite ng sister ko. Uwian natin siya niyan. Guys, may Nanyang Cafe dito. Nanyang. Ay, hindi kita. Pero yan yung kinakainan natin sa Manila, di ba, na Singaporean food. Na merong mga toast and Hainanese chicken rice. I guess, bababa na ako dun sa level 1 para mag-grab. Bababa na ako sa level 1, guys. Tingnan natin kung makasakay tayo ng taxi dito or grab. Parang Singapore din, no? Ganito yung dinaanan namin ni Papa, pababa. Tapos, andun na yung taxi yung sinakyan namin. Dito daw tayo sa 4, sabi ni Kuya. Ayan na nga, may mga taxi na nga. Ayan, no? Taxi Bay. Authorized Taxi Bay. Capsule Transit. Ay, dito pala yun. Actually, naisip ko magstay dito, guys, sa Capsule Transit na to. Kasi ang arrival ko ay ganitong oras, di ba? Pero sabi ko, kaya ko naman pumunta ng city center ng ganitong oras. So, nilaban na natin. Okay, guys. So, ayan. Nagtatry ako mag-grab. So, by the way, kung pupunta pala kayo sa mga ibang countries, usually, automatic na nag-update yung Grab app. So, kagaya nung sa Bangkok, di ba, nagtatanong kayo paano ako nakapag-grab bike. Once you land doon sa country na pupuntahan mo and mag-connect ka sa internet, pag binuksan mo yung Grab app mo, mag-update yan. So, wala ka nang kailangan gawin. So, ayan. Nag-update yung Grab app ko and nagtry akong mag-book from Kuala Lumpur to my hotel in Chinatown. 65 Malaysian Ringgit. Try natin. Alright, nakabook na ako guys. So, driver is on the way. So, sabi nung Grab app, punta daw tayo sa gate number 5. Kasi doon daw ako pipick upin. Medyo press ko na dito sa baba. Kanina nung doon sa may immigration, ang init eh. Ito yung door 5 guys, yung dilim naman. Tignan nyo naman. Hello? Hello? Tinatawagan ako nung Grab pero hindi siya sumasagot. Ay! Ang gulo, no? Tinatawagan ako pero hindi siya nagsasalita. Sorry guys, gutom and puyat na. Hello? Ah, gutom and antok na pala. Hello? By the way, dun pala sa pinag-withdrawan ko guys na ATM, HSBC siya. And nakalagay doon na wala daw charge si HSBC pero si bank na lang ang mag-charge sa akin. Yun, tignan na lang natin kung magkano yung i-charge ni bank. Siguro share ko na lang din later on. Hindi ko pala na-share guys, no? Wala pa akong internet. Nakakonnect lang ako sa wifi dito sa Gateway Mall. Dito sa KLIA2. Di ba, bongga? Sabi nung driver, door 5, level 1. Sabi ko, yes, level 1, door 5. Sabi niya, okay, on the way. Wow! Parang nasa Pinas lang, di ba? Tayo natin si Kuya. Parang gusto ko nang bumili dito ng snacks para hindi na ako lalabas mamaya. Pero, baka kasi dumating na siya. Ayan, so nakalagay naman guys, Grab Pickup Zone. So, nandito ako sa level 1, door 5. Although, wala ng tao, no? Walang masyadong turista, guys, dito sa Kuala Lumpur. I mean, wala akong masyadong kasabay. Ayan yung mga taxi, oh. Ayan na yung grab car natin, guys. Itong kulay blue. So, yung mga driver pala nila dito ay nasa kanan din. Parang sa Singapore and sa Thailand. Pay or no? Yeah. Ah, okay. I will pay? In the Grab app. Okay, okay. Thank you. Dumaan kasi kami ng toll, guys. And tinanong ko si Kuya kung magbabayad pa ako. And sabi niya, sa Grab app naman na raw i-charge. Nakita ko parang 3 RM yata yung toll fee. Okay, and then grab natin guys. Kakababa lang natin. And ito ang neighborhood ng aking hotel. Ayan, napakatahimik na. Grabe, nainip ako sa biyahe guys. Halos isang oras yung biyahe. Ang tagal. As in, inip na inip ako kasi wala akong internet. Buong biyahe, nakatunga nga lang talaga ako. Tapos yung dadaanan nyo pa from the airport, ano, hindi siya mukhang city. Alam mo yung puno-puno, tapos madilim-dilim, ganyan. Tapos parang expressway. So super inip talaga ako as in. At least ngayon, nakadating na tayo dito sa city and mag-check-in na tayo dito sa aking hotel. So tomorrow, bibigyan ko na lang kayo ng quick hotel and room tour nitong pagsistayan natin ngayon dito sa Kuala Lumpur.
pasok muna tayo at mag-check-in na tayo, guys. Gantong oras din kami dumating sa Singapore ni Papa, no? Sa hotel namin, sa Heritage Collection. So, yun, tara, pasok na tayo. So, we're checking in, guys. Meron silang ano dito, water and cup noodles. Parang gusto ko yun na lang. Kasi hindi tayo nag-take out sa airport, di ba? Ayan o. Alright, so we're finally here sa ating hotel room, guys. I'm so happy. Nakarating din tayo sa Kuala Lumpur officially. Kahit na ang dami kong struggle kanina, ang dami kong kaba, and hindi ko alam kung matutuloy pa ba ako sa trip na to dahil nga akala ko hindi na ako aabot sa flight. Ang pangalan pala ng hotel na to, guys, is Ayu Hotel. This is located in Chinatown area. Pinili ko talaga tong area na to kasi nung nag-research ako sa Google, ang ganda ng mga katabing mga establishments niya, yung mga some of the tourist destinations dito sa Kuala Lumpur, malapit na dito yung Central Market and iba't iba pa. So, mas pinili kong magstay dito and mura lang to and maganda yung mga reviews niya. So, tomorrow magbibigay na lang ako ng full hotel and room tour nitong pinagsistayan natin para makita niyo yung facade niya, yung neighborhood, yung labas, yung CR, yung lahat ng mga facilities and amenities ng hotel na ito. First impression, guys, nagustuhan ko siya kasi napakalinis, spotlessly clean. Nakita ko na yung CR, ang linis din. Bibili sana ako ng noodles, guys. However, tom yum yung noodles nila, so maanghang. So sabi ko baka sumakitsan ko, eh, matutulog na tayo. Kaya mineral water na lang naman laki ang binili ko. Ito, guys, 3 ringgit. So 13 times 3, 39 pesos. Pwede na, no? Malaki naman siya. So, nakakonnect naman ako sa wifi. Mukhang mabilis naman yung wifi nila. Mag-upload muna tayo nung ating packing vlog kasi inedit ko siya sa plane. Natapos ko naman siya. I-upload na lang natin ngayon para may mapanood kayo dyan sa Philippines habang nandito ako sa Kuala Lumpur at gumagawa ng travel vlog. So, i-end na natin itong vlog na to, guys, para naman makapag-freshen up ako and makapagpahinga na dahil another vlog tayo bukas. So, to sum up, today's trip, number one, wala nang requirements papunta dito sa Kuala Lumpur. Whether you are vaccinated or not, pwede ka nang pumasok dito nang walang quarantine, walang RT-PCR test or antigen test na need, and wala nang kailangan na registration doon sa parang tracing app nila. Number two, walang hinanap sa akin sa immigration, as in zero questions. Wala talagang tinanong, in-scan lang yung passport, then tinatakan. So, I'm so happy. Number three, first impression ko sa Kuala Lumpur, para siyang Metro Manila, guys. Nabanggit ko sa inyo sa Bangkok, diba? Sabi ko, parang Manila. Pero dito, parang napansin ko na parang Manila din siya. Kanina nga nung papasok na kami dito, sabi ko parang ako nasa Recto LRT. Ha? Kasi may LRT din sila. Tapos very familiar yung lugar kasi meron din silang Shell na gas station. Tapos yung ibang mga brands natin sa Philippines, meron din dito. So parang yun ang first impression ko. Kaya I feel at home. And masaya. Masaya na nakatapak ulit sa another country. And this is my first time to visit Kuala Lumpur. So, i-end ko na itong vlog na ito, guys. Baka masyadong mahaba na. 2:30 na. So, siguro mga 3 o'clock. Feeling ko makatulog na tayo. Again, I'm super excited to explore Kuala Lumpur, mapuntahan ang mga tourist destinations dito, and matry natin yung masasarap na pagkain na ina-offer nila dito. So, abangan nyo yan sa mga susunod na vlogs natin dito, guys, sa Kuala Lumpur, Malaysia. So, bago ko i-end itong vlog na to, please follow me on my social media accounts. It's JM Banquicio on Facebook and JM's Journey 24 on Instagram. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Malaysia vlog. Ang sarap naman sabihin nun. Bye!